Magandang umaga mga kahunta. Inumaga na ako. Madra pala. Alas 12 pasado. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung natuklasan namin na ano. Paano mag-ipon dito sa abroad, yung lalo na yung mga minimum or below minimum ang wage nila, ang mga salary nila. Namin ito ay co-op, pero kooperatiba siya siguro sa mga sa long term niya, kooperatiba, pero dito tinawag na lang namin itong co-op. Last year may nag-organize dito sa bahuhan ko na co-op. So, nainggan niya kami kasi nang makasave nga. Unfortunately, hindi successful kasi hindi marunong yung organizer. Yung nag-organize, hindi siya aktibong mag-update. Tsaka, hinokus-pokus na siguro para ano, para madali yung mga kwentahan na hindi naman totoo ka paduguan ang kwentahan doon. Plus at minus. Yun lang. Pero talagang hindi niya napanindigan ng maganda. Tapos the next year, last year, yung mga kasama din namin na kaibigan ko na nag-alangan doon sa resulta ng unang co-op, nagsabi sa akin na i-organize ko daw. Nag-organize ako ng bagong co-op. So, napag-isip-isip ko rin na kaysa nagagastos sa kung saan-saan, hindi naman kailangan mga unnecessary things na wala lang, nagkaksaya lang ng pera, ganun. So, napag-undaan namin na mag-organize ako ng co-op. Ngayon, para kumuha ko ng isang treasurer, kung taga siya ang mag-ihahawak ng pera. Tapos ako na lang yung magkukwenta. Ganon. Para hindi iisa yung may hawak ng co-op at ng mabawasan din ang mga hinahinala. Ganyan. Alam mo na. Pag pera ng pag-uusapan. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng ano, ng papel. Nagawa ako, manual talaga siya, ledger, manual. Tapos, sinulat ko din pangalan, tsaka yung months until October kami noon. So, 10 months yun at 200 per month. Bali, yun savings namin yun. Ipinalagay na namin na nag-aalkansya kami. Pero ang maganda noon, nag-aalkansya kami, pero tumutubo yung pera namin. So, nakaipon ka na, kumita ka pa. Yun kasi yung ano, nakatulong ka pa. Tapos ayan, yung members, na may emergency need na pera, pwede siyang humiram doon sa co-op. Kaya lang, may, ano siya, may tubo na 5%. So, sa tubo na yun naman, hindi kagaya ng operatiba na sa kapitalista lang mapupunta yung tubo. Dito sa co-op namin, yung tubo, i-divide lahat sa members. Lahat ng members. Kaya maganda yung kung halimbawa members ka, borrower ka, yung tubo mo na ibibigay idadagdag mo dun sa nautang mo, kahat may kahati ka din. Hindi kagaya ng iba na kapitalista lang ang ano, ang makikinabang, or isang tao lang ang makikinabang sa tubo. Or kagaya ng 5-6, kung sinong nagpa 5-6, siya lang yung may tubo. Pero dito, maganda kasi kahit na yung pinorsyento mo, may kahati ka din. So, ganun nga. Tapos, of October, nagbigay kami ng 1 month para dun sa mga dating dun sa may mga may utang para makabayad. So, November, kailangan malikom na lahat.
And then, on the first week ng December, dinistribute ko na yung ano yung pera nila. At sa kabutihang palad naman, tumubo na ang bawat isa sa amin. O 32 kami, tumubo bali yon ng tigpa 585.85 dirhams ang bawat isa. So, nagkahalaga lahat ang bawat member. Capital nila ng buo ay 2,000 plus the tubo na 585. Ganun. So, guys, ganun lang. Mas maganda kasi kung makakapag-organize kayo, yung grupo ng, kung may group of friends kayo, kung mag-organize kayo noon, ang kuhanin nyo, ayun talagang mapapagkatiwalaan. Hindi naman paduguan talaga ng utak ang pag-compute. Ang mobile ngayon, mga Android, may mga ano na sila, may mga calculator na, so makakatulong yun. Hindi ako kagaya no. Talagang i-ano mo pa ng 1 plus 1, ganun. Hindi masyadong paduguan. Ang ano lang talaga, tiwala lang. Tsaka maganda kasi pag-co-op ang pinag-usapan natin ay nakatulong ka na sa member, nakakaipon pa kayo, at tumutubo pa yung ano nyo, yung pera nyo. Para lang nag-alkansya na may tubo. Ganon yun. Ganon, ngayon, this year, nagsimula na kami. At sa awa ng Diyos, maraming nagtiwala sa inyong lingkod. Naka 50 slots kami. So, every collection, may 10,000 yung co-op. At ipinapahiram din namin sa mga members na nangangailangan. So, yung mapapagkatiwalaan din talaga na afford magbayad ng ano, may meron din kaming mga guidelines. Ganyan. Maganda kasi yung nagsisave ka para may paglaanan ka, like may iniisip ka na bilhin pero hindi mo pa kaya. Yan, at the end of the year, may makukuha kayo, may ipon na kayo na sarili ninyo, yun na yung gusto nyo, yung mga pinaglalaanan nyo, na may kalalagyan na yung inipon nyo. Tsaka, ang maganda nun, hindi ka lang nakaipon, nakatulong ka pa sa mga kaibigan mo na nangangailangan. Kahit sabihin natin na may 5% na tubo yun. Kasi kung sa iba ka kukuha, kung sa iba ka mangungutang, 5-6 ang labas, 15%. Para ka ng sinakal. Ganun lang yun, guys. Kaya sana, mag-isip din ng konti-konti para sa future, sabi niya. Pag may time, tabi-tabi din, subi-subi lang ng unti-unti sa atin, kundi sarili natin. Mahirap kasi pag pinadala mo sa Pinas, isap mata at lagas lahat. Wala pang isang linggo. Ang hirap talaga. Kaya tayong mga OFW, sana magkaroon tayo ng ganit mga mentalidad para makaipon din tayo kahit papaano para sa sarili natin at para sa mga pinaglalaanan natin. Okay guys, salamat po at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na at kalimbangin ang bell. Salamat po. The Explorer. Pinalitan ko na si Dora, si Banji na ngayon yung Explorer. Bye. Good morning, Dubai. See you.